So, hello sa inyo mga ka-DIY at maraming salamat ulit sa pagbisita sa ating munting channel. Yeah, so, ngayon lang tayo mga ka-DIY nakapag-upload ng mga video kasi nabisi talaga ako sa aking mga gawain mga ka-DIY. So, hindi na tayo nakapag-upload. So, ngayon lang ulit. Pasensya na doon sa mga nag-aantay at nag-aabang sa inyo mga ka-DIY. So, maraming salamat kasi nandyan pa rin kayo. Okay? So, meron tayong kunting tip na ibibahagi sa inyo mga ka-DIY patungkol dito sa ating mga LED board TV. So, ito yung mga ka-DIY ay isang uri ng circuit board na mga LED TV natin. Yan, mga LED TV. Yan, kung paano mag-trace ng mga voltahe sa mga regulator or sa mga output niya or input. Yan, ito yung dalawang example natin mga ka-DIY pero isa lang po yung ating gagamitin ito. Bali, meron lang comparison na ituturo ko mamaya sa dalawang ito. Pero ito lang yung pagaganahin natin. Yan, so ito yung kanyang diagram. Yan, ito yung kanyang diagram. Ito naman yung mga voltahe na hanapin natin. Yan. So, ituturo natin mga ka-DIY step by step kung saan kayo dapat mag-trace. Okay? At yung mga output at input ng mga voltahe dito sa board na ito. Ito ay board ng isang Philips LED TV. Yan. Philips board. Ito naman sa ACE ng 828. Yan. Yung mga voltahe nito mga ka-DIY halos magkaparehas lang. Ito yon mga ka-DIY. Yan. Ito sa kabila. Mamaya ipapa-screenshot ko sa inyo mamaya ito. Yan. So, bago doon mga ka-DIY. So, nais ko munang shoutout yung ating mga subscriber. So, maraming salamat sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At doon na rin sa mga katek natin mga ka-DIY. So, maging ka-DIY ka man or technician ka man or nanonood ka lang. So, subscribe mo mga ka-DIY yung ating mga kapwa-tech vlogger at mga ka-DIY na patuloy na nagbibigay ng mga impormasyon sa mga ganitong gawain, sa mga pagre-repair at mga pag-DIY. So, suportahan natin mga ka-DIY, lahat ng tech vlogger. Wala ditong pagalingan at lahat mga ka-DIY ay share lang. Yan. So, magtulungan lahat ng mga vlogger ng mga tech vlog. Okay, suportahan natin maging maliit man o malaki man ang subscriber. Importante mga ka-DIY, lahat tayo nagkakaisa. Okay, so itong video mga ka-DIY, para lang ito sa mga beginner lamang po. Sa mga master na, so hindi na pwede sa inyo ito mga ka-DIY kasi master na kayo. Okay? So, suportahan natin mga ka-DIY. Si Kuya Yel TV, pakisubscribe niyo ang kanyang channel. Ito yung kanyang ASR. Nagkuha ako sa kanya ng isang ASR meter. Para hindi ako mahirapan minsan sa mga kapasitor. Para sa kapasitor or sa remote tester. Yan. So, ito yung kanyang switch niyan. Rechargeable na siya mga ka-DIY. So, sulit na sulit yung presyo yung binigay niya sa akin. Bale, gumagana siya sa remote. Yan o. Yan. Remote tester, yoke, pwede sa FBT, inductor, kapasitor. So, ang tagal ito ay para sa remote at saka sa kapasitor. Tested siya mga ka-DIY, okay. So, suportahan natin lahat ng mga tech vlogger. Okay, dito na tayo mga ka-DIY. So, itopic na natin to. So, step by step, ito mga ka-DIY mula sa isang power supply hanggang sa output. So, simulan natin dito sa isang board na ito. Okay? So, ayan mga ka-DIY, oh, paki-screenshot na lang po, no? Yan, ito yung pa-screenshot lang muna. Yun. Ito yung primary section or yung main power supply. Ito yan siya. Main power supply. Ito naman yung secondary out. Yan, 12 volts output, secondary out. Yan. Ito naman yung mga regular na voltahe na hinahanap palagi sa board kapag kapag tumira na tayo ng tester sa mga test point. Okay, kapag tumira na tayo sa mga point to point diyan. Kung saan ang output, input ng mga regulator or mga switching, ito na yung mga voltahe niyan, 12 volts, 5 volts, 3.3, 1.8, 1.2, 3.3, 3.3 at saka LVDS na 12 volts na may uri ng switching din. Okay? So sa yan, so paki-screenshot mga ka-DIY, okay? So itong diagram na ito mga ka-DIY, ito yan sa isa. Ito sa ating Philips. Yung Philips circuit board ng isang Philips LED TV. Ito naman ay ACE na 808. Halos parehas yung mga supply nito. Pero mamaya may pagkakaiba lang sa mga itsura para lang kasi ito sa mga beginner. Ito ay may kakaibang itsura sa dalawa. Iba yung power supply ng itsura dito sa kabila. Pero halos parehas lang yung function nito. Okay? So, isahan na natin. Okay, simulan tayo sa isang power supply ito. Power supply. Yan o, meron siyang guhit. Okay, power supply. Ito yung ating chopper transformer. May guhit din, yan o. Yan, guhit. Okay. So, dito yan. Yung guhit na ito, ito yan.
ito yung main power supply o yung input ng AC. O yung tinatawag na hot section or main power supply. Yan o. Yan, may guwit siya. Yan, sa gitna ng isang chopper transformer. Yon, ito na yung main power supply. Hanapin yung AC input or yung cord natin yung saksakan. Ito na yon, yung main power supply. Okay? Dito sa kabila na board, ito rin yung main power supply. Yan o, may isang chopper transformer. Doon sa kapila, may isang chopper transformer. Dito naman, may isang chopper transformer. Ito naman yung AC in yan. AC input. Nakita nyo, mayroon siyang guhit. Yun. Mayroon siyang pagitan sa gitna na guhit. Yan, ang isang chopper transformer yan. Ito na yung main power supply niyan sa kabila. Mayroon din siyang chopper transformer. Okay? So, ito na yon. Ito naman yung sa kabila. Ito yung topic natin. Pinag-compare ko lang yung power supply nila. Ayan, ito na yon sa isang gitna ng isang chopper transformer. Inulit ko lang. So, magsisimula tayo ngayon sa tester dito sa output. 12 volts output. Ito na yon, oh. 12 volts output. Yan, 12 volts. Unahin natin yung 12 volts. Ito yon. 12 volts out. Ibig sabihin, dito na tayo, direct na tayo dito sa output. Para malaman natin kung may 12 volts dito, ibig sabihin, pag may 12 volts at may indicator yung TV natin, ayaw mag-on, may 12 volts ito. Pero pag walang output ito, wala tayong na-receive dito na 12 volts sa diode nito, dito, wala tayong na-receive na 12 volts dyan, ibig sabihin sa main power supply ang sira. Okay? Ganun lang kadali mag-trace. Dito sa board na ito, ito kasi, yan. Tandaan nyo, ito yung chopper transformer, dito na tayo sa diode. Mag-check nyo na 12 volts niya. Yung tinatawag na 12 volts out, ito na yon. Primary itong may guhit, secondary out na ito. Okay? Dito naman sa kabilang board, primary section, sa gitna ng isang chopper transformer, may dalawang diode. Ito naman yung pagkakaiba na yung dalawa. May diode kaagad na dalawa. Out. Dito na tayo mag-tester niya sa diode. Ito. Yan, dito na tayo mag-tester niya ng 12 volts. Dito naman sa kabila, nasa 26 volts yan kasi supply yan sa kabila dito sa backlight. Ito naman, supply naman ito 12 volts papunta dito sa ating system na yan. Magdadaan ng mga maliliit na regulator. Mamaya itatopic natin yan dito sa isa. Kasi ito tapos na ito nakaraan. Hanapin nyo na lang doon sa in-upload kong video. Okay? Kaya yung pag-trace natin ito, dito na. Yung hanapin natin yung 12 volts out. Papunta na kasi yan sa mga 5-pin, 6-pin regulator. Papunta sa memory natin. At saka papunta dito sa ating system core IC. Okay? Dito naman sa kabila, dito na tayo sa diode na yan. Mismong diode. Kasi iba naman yung diode doon sa kabila, SMD type, ito naman, diode ito. Yan, output ito ng diode. Okay, dito na tayo magsimula sa output ng mga diode na ito. 12 volts. Okay, 12 volts. 12 volts output. Tapos, 5 volts, hanapin natin ng 12. 5 volts, 3.3, 1.8, 1.2, 3.3, 3.3. At saka isang LVDS dito sa ating 12 volts ito. Ito na yon yung LVDS cord na yung kulay red. Yan, dito sa kabila na, LVDS din to. Meron din yung kulay pula dito na cord. Yan o, yan ang positive 12 volts, yung pula. Yun, dito yan. Dito yan, yung pula na wire. Yun, yung nakaraan, ito. Ito naman, yung 12 volts na positive natin. Okay, supplyan nga natin ito. Unahin natin yung 12 volts. Dito, 12 volts out. Okay? Saksak. Bago pa natin isaksak ito mga ka-DIY, explain ko lang muna ito kung paano nag-work yung primary section. Ito yon. Okay, explain ko lang saglit ha. So, ito yung AC cord natin, yung line 1 at line 2. Itong itim at saka pula. Ito naman sa kabila, ito yan o. Itim at saka pula din dito. Ito yung AC input niya. Ito rin yung AC input niya na 220 volts. So, pagpasok ng AC, itong kulay pula na ito, ito na yan o. Yan, dadaan yan yung line 1, line 2. Yung 220 volts, dadaan sa fuse, dadaan ng thermistor, dadaan ng kapasitor. Yan, ito. Yung pula na ito, dadaan sa fuse, dadaan sa thermistor, dadaan sa filter, sa kapasitor niya. Tapos, kapasitor, dadaan dito sa itong kulot na ito. Yung parang wave na yan, ito yung winding. Ito yung sa kabilang winding na ito. Ito yan.
galing dito, papunta rin dito. Then, pupunta yan dito sa ating rectifier diode. Ito yung may tabas sa gilid na nakatayo na flat na pyesa. Ito yun, no? Ito yan. Minsan yan may tabas dito sa itaas, dito. May tabas, yun ang positive nyan dito. Dito kasi walang tabas. Yan, no? Yan, ganito yung iba. May tabas dito na design. Yan, papuntahin dito yung line 1, papuntang dito. Sana yun? Dito. At pasok siya sa filter capacitor dito. Positive. Mag-in siya ng AC, mag-out siya ng DC out. DC output na itong dalawa. Itong negative, negative. Ito yung symbol ng S na maliit. Ito yung AC. Yan. Yung positive niyan, papunta sa positive ng filter capacitor. Negative, papunta sa negative ng isang filter capacitor. Kung walang supply ito na around 180 to 300 volts, ibig sabihin, sira ito. At putok yung fuse niyan. Ito yung rectifier diode ang ginamit sa kanya. Dito naman sa kabilang board, iba naman yung ginamit na diode sa kanya. Bridge. Diode siya, pero bridge. Itong diode nito at diode nito ay parehas lang itong apat nito. Yan. Ang sanay nito, pag sira itong diode, putok din yung fuse na yan. So, dumaan yan ang line 1 dito, thermistor. Dumaan ang line 1, fuse, thermistor, capacitor, dadaan ng diode, then dadaan ng filter capacitor. Ito rin huling bagsak niya. Ganun din yung line to, dadaan dito at saka direkta rito sa ating panang positive and negative ng ating filter capacitor. Ganun din yan dito sa kabila. Ito yung diode na bridge, rectifier. Ito naman yung diode na bridge type. Parehas lang sila yung parehas lang sila yung diode. Ito naka rectifier diode, ito naka bridge type diode. Okay? So, may isang jumper transformer dito na tayo mag-abang yan ng 12 volt supply. Pag ganito yung diode na ginamit. Dito kasi, ibang diode yung ginamit. Okay, lagyan natin ng supply ito. Pinakita ko lang yung dalawang uri ng power supply. Okay, kung saan kayo magtira ng 12 volts dito. At saka, dito na. Yan, ganun lang pag-detect ng secondary. Okay, sa secondary tayo simula dito sa diode sa kabila. Okay? So, ito nga pala mga ka-DIY, no? So, kunan muna natin ang grounding. Yung body ground. Napapansin nyo naman mga ka-DIY ko, kapag may screw, kapag nilagay natin sa mga butas dito, meron yang maliit na tingga. Yan o. Yan, nakita nyo ba? Yan, maliit na tingga. O, yan o. Yan. Yung tingga na yan, kapag nilagyan natin ng screw yan, at nakalagay sa body, o sa chassis ng isang TV, doon na tayo yung negative test probe ng ating tester, nilalagay natin sa body kasi doon na tayo kumuha ng negative kasi konektado itong screw doon sa mga tingga na yun sa kanina dito. Kaya yung negative test probe natin nakalagay doon sa body o sa chassis. Ngayon sa pagkakataong ito ay wala siyang body kaya yung negative nyan ilalagay natin sa dito. Yan. Ito na yung magiging negative nyan or ito. Kasi yung negative niya ito tusukin natin. Ayan o. Yan. Kapag walang supply, no? Yan, kapag walang supply o naka-off pa yung TV o naka-off pa yung ating board. Yan, tusukin natin sa tingga, hanapin natin yung negative, ilagay natin sa buzzer. Okay? Ayan, no, naka-buzzer tayo. Yan, naka-ring. Yan, naka-ring tayo, ring. Ito. Yon. Okay? Narinig nyo? Yan. So, yan ay hanapin natin yung negative. Yan ang negative niyan. Kaya napapansin nyo dito tayo kumukuha ng grounding kapag ka nakahang siya sa isang chassis ng isang TV. Okay? Yan. Yan o. Yan, negative yan. Negative. Yan, negative. Negative. Ginagamit din yan para sa pag-trace kapag may supply na siya ng kuryente. Pag may supply na siya, hindi mo na kailangan tusukin pa doon sa negative kasi yung hahanapin natin yung beep, yung positive niya. Itong regulator na ito, meron negative yan o, negative niya. So, ibig sabihin, pag may supply yan mamaya, hindi mo na kailangan tusukin doon kasi yun ang negative niya. Doon ka na maghanap sa positive. Okay? So, ito, regulator din ito. Ayun, yung kanyang negative yan o. Yun. Yung negative na yan. Tapos ito, regulator din yung isa dito. Hanapin mo lang yung negative niyan. Yan. Yun. Pati yung sa sounds.
So yung IC sa sound, nandyan rin yan yung negative nyan. Kahit panampian mo lang yon. Yon, meron din yan. Basta yung mga negative ng mga regulator. Ito. Yon, yung regulator na yan, may negative yan. Okay? Pag walang supply, ganito yung gagawin. Pag sinupplyan na natin, dito na natin nilalagay yan kasi konektado naman sila eh. Yan, mamaya, ito na yung positive na isusupply natin. Positive probe dito. Okay, mamaya, gamit yung ating diagram, pati yung mga voltaheng, kakailanganin natin. Ito. Okay, saksak natin. So, ayan mga ka-DIY, no? Plugin natin yung board natin. Okay, saksak natin. So, yung mapapansin mga ka-DIY, meron tayong indicator, yan o, kulay red. Standby yan, ibig sabihin standby. Okay, may power tayo, standby. So, check na kagad natin yung secondary. So, set lang ating tester sa positive at negative. Sa COM, yung negative, yung positive naman dito sa symbol ng mga diode at saka ano, dito. Positive, negative, one yung kalimutan. So, okay naman. Yan. Tapos, iset natin sa DC pala. DC. Yan. Okay, naka-DC tayo. So, ilawan natin. Okay, naka-DC. Yun. Okay. So, yung negative probe, na ito, ilalagay natin dito sa negative dito. Kasi ito kanina, mga konektado yan. Tapos, abangan natin yung 12 volts output ito. 12 volts output. Kita ba? Yun. 12 volts out. Yan yung 12 volts output. Yung 12 volts na yan, ito, tatlong 12 volts yan. Yan o. 12 volts. Ito, 12 volts din. Yung 12 volts na yan, kailangan na ito, dadaanan niya yung filter capacitor. Mag-i-in yung 12 volts na ito, mag-i-in yan dito sa ating 8-pin regulator IC. Yan o. Yan. Kung wala itong 12 volts, kung walang 12 volts yan dyan, dito, na paglagay natin walang 12 volts, automatic, puntahan mo yung filter capacitor na ito sa primary. Ito. Pag wala ito, 12 volts, puntahan mo na ito. Ang kanya capacitor. Yan. Naka-DC pa rin tayo. Okay. Yan. May 309. Yun. Pasok yung voltahe na yan na 309. 305. 309 volts. Okay. Kung meron yan, voltahe, tapos wala kang 12 volts ng secondary dito, secondary output dito, walang 12 volts, or 5 volts minsan, pag wala yan dyan, ibig sabihin, yung IC na yun ang problema, ito. Sa ibang board yan, mga ka-DIY, ganito din. Turo ko na rin sa inyo. Ganito sa board din. Pag walang 12 volts ito, automatic, pag walang 12 volts, automatic, ang sira niyan ito. Tapos, merong 300 volts dito. 300 plus sa filter capacitor. Wala siyang output dito na 12 volts. Ang sira niyan, mga ka-DIY, ito. Itong 6-pin na IC na ito. Yan. Or, ito yung kanyang MOSFET. Okay? Pero pag wala talaga itong voltahe na sinaksak nyo, ibig sabihin, putok yung fuse na yan. Sira ito. Diode. Okay? So, sa pagkakataong ito, ay meron naman siyang 12 volts. Ilagay muna natin yung negative doon sa body ground. Yung body ground muna natin. Okay? Lang. Okay, naka-body ground tayo. Okay? 12 volts, 5 volts, 3.3, at saka 1.8. Okay? Base dito sa diagram, paglabas ng isang chopper transformer, dito, 12 volts na. 12 volts, tapos sa tatlong filter capacitor. 12 volts, mag-in sa isang 8-pin regulator IC. Ito na yun. 12 volts in, 5 volts out, itong magkatabing paa na yan. Kaya minsan, huwag na tayo magtusok dito ng tester. Huwag na tayo magtusok dito, or dito baka mag-short pa at masira natin yung IC. Kasi may mga point yan, dito na yan mag-point ng output sa 5 volts, dito na yan sa coil. Pero yung ina yan, ito. Yung out niyan, ito katabi niyang paa. Maliit kasi yung IC. Yan, ito, nag-in siya sa isang 8-pin regulator IC, yung 12 volts na yan. 12 volts, positive natin ito. Ito na yon. Tapos, output yung 5 volts. Dito natin kunin sa coil yung 5 volts dito. Yan, instead na dito sa paa, dito na tayo sa coil. Tandaan nyo, pag may 5 volts,
12 volts, 5 volts, yan o, 5 volts, mayroon yung coil. Meron palaging coil yan, mayroong regulator yan. Papasok ng regulator yan para lumikha ng isang 5 volts. At yung palatandaan ng 5 volts, mayroong regulator, mayroong coil. Ito yon. Okay, simula tayo sa, ulitin natin. Okay. 12 volts DC. Dito sa diode, 12 volts. Yan, dadaan dito sa filter capacitor. Tapos, dadaan yan dito. Sa ating IC na yan, maliit. Ito siya. Kita nyo? Yan, 12 volts yan. Yan o. Tingnan natin sa tester. Yan, 12 volts. Yung katabi niyan, 5 volts. Ito. Ito yung katabi niyan ay 5 volts. Ito. Yon. 5 volts, yan o. 5 volts out, 5.1. So, para hindi masira yung IC na yan, or hindi magka-shorted yung IC na yan, dito na tayo mag-test niyan sa coil. Dito, or dito. Dito, sa ano niya, sa pinakatingga. Dito. Yan, yan yung 5 volts na makikita natin. Lagi may, meron yung 5 volts na yan, merong coil palagi yan. Kita ba? Yon, 5 volts yan. Merong coil yan, ang 5 volts. Yan, ito. Tapos, yan yung, ito yung filter ng 5 volts, ito. Yan, oh. Ito. Ito yung positive, positive ito. Negative naman itong, ng capacitor to, ito yung positive niya. Yan, may paa dyan. Yung paa niya, yan, oh, 5 volts, okay? Dumaan niya ng switching transistor, ito. Nag-in yung 5 volts na yun, nag-in yan dito sa ating switching transistor. Yan na siya. 5 volts. Okay? So, ito na yun siya. Switching transistor, yan o. Yan. Yan yung transistor, yan. Yan nag-in yung 5 volts. Ito, ang switching transistor, mag-out yan dito ng 5 volts. Dapat may 5 volts yan dito. Na-out yan. Dito. Yan o, 5 volts. Okay? 5 volts. Okay, dahil dito sa ating diagram, ganun yan. Pag tester natin sa coil, may 5 volts kasi doon natin nakita yung 5 volts. Tapos, may isang filter capacitor, mag-in yan sa isang switching transistor, ito yung in. Tapos, mag-in yan sa dalawang input niya ng dalawang IC. Ito sa paan ng IC na ito. Ito yung dalawang 5 volts in, pero 1.8 yung out. Ito yung hinahanap natin yung output. Lagi natin hahanapin yung mga out. Kailangan buo yung 1.8 ito. Pag 1.5 lang or 1 volts lang, sira yung IC na ito. Okay? Kailangan 1.8 or 1.7, 98, mga ganon. Okay, tester natin yan dyan. Dalawang IC. Ay, dalawang regulator. Okay, yung input na 5 volts, tapos yung output na 1.8. Okay, ito yun. Sundan nyo lang doon sa screenshot niyo sa diagram. Ito yun siya. Ayan o. Magaling dito sa ating switching transistor na 5 volts, yon. 5 volts, tapos dumiretso yun dito sa ating regulator din. Ito, 5 volts din yan. Ayan o. 5 volts, dalawang 5 volts yan na in. Tingnan nyo na lang doon sa diagram. Yun, 5 volts din yan, no? Tapos, yung 1.8 niyan, ito. Yan yung 1.8 niya. 1.7, 98. Yan yung, yan yung 1.8 natin na hinahanap. 1.7. Kita ba sa tester? Yan, 1.7, 1.8 na yan. Round off na yan. Okay? Ito naman yung 5 volts in natin. Tapos, 3.3 out. Ito yun, no? Yung regulator na yan. May tatlong paa ito. 5 volts in. Diyan pumunta yung 5 volts. Tapos yung out niya ay 3.3. Ito. Ito, 3.3. Yon, kita niyo ba? 3.3 yung out niya. Kasi yung IC na yan, kapag hindi 3.3, minsan kasi may indicator yung ating TV kasi wala lang siyang, ayaw lang siyang mabuhay kasi minsan bagsak yung ganito.
yung regulator output niya. Yang sa gitna na yan mga ka-DIY, at saka ito, parehas yan, parehas lang po yan, magkalugtong po yan. Yan, 3.3 na yan at saka 3.3. Ang input palagi ng ganitong uri ng IC dito yan, sa kanan banda. Yung ground yan ito, kanina. Yan yung ground yan, walang reading yan. Pero yung may reading yan, ito yung input niyang 5 volts na galing doon sa kanina, tingnan sa diagram. Tapos ito yung output niya ng 3.3. Laging 3.3 yan dahil nga sa IC na ginamit sa kanya. Ito yon. Merong nakasulat dyan na 33. Ibig sabihin yan ay 3.3. Pag nakasulat dyan ay 1.2, ibig sabihin 1.2 yung out dyan. Dito. E 3.3 yung nakasulat dyan. 33, ibig sabihin 3.3 yung out dyan. Pag 3 lang, ibig sabihin sira ang pisa na ito. Okay? At diretso na yan sa ating system. Dito na yan, no? Yun, dito na yan sa system na yan. Pasok na yan dito sa system natin. Okay? Ngayon naman, sundan natin sa kabila. Ito. Ito naman, yung 5 volts out din siya. Then, pumasok siya na isang 5-pin regulator IC. Tapos dito natin hanapin 'yan para hindi natin maano ito, para hindi natin masira ito. Dito na tayo mag-test niyan sa coil. Sa 5 volts niya, sa coil din kayo tumira para hindi masira itong IC na ito. Baka magkadikit yung dalawang test probe. Basta yung 5 volts niyan, merong coil. Yung 1.2 niyan, may coil talaga 'yan, mayroong IC 'yan, merong pinutahang IC 'yan yung coil. Okay? Yung 1.2 na 'yon, ito na 'yon. Okay? Doon sa diagram, 5 volts lang. 5 volts in. Tapos, pasok yan dito sa ating regulator din na ito. Tinanggal ko itong regulator na ito dahil nilagay ko sa ibang board. Ito. Ang 5-pin regulator na ito ay halos kahitsura niya ito. Ito rin yung kahitsura niya na IC na yan. Bali yung input nito na 5 volts, ito yon. Input na 5 volts, yung output niyan, dito muna hanapin yung 1.2. Kaso lang, sa pagkakataong ito, ay wala dyan yung IC na tinanggal ko. Kasi yung board na ito, ay buo na ito, buo, walang problema. Nilipat ko lang yung IC na yon sa ibang board. Kinuha ko, ganito yung itsura nun. Yan o, yung limang paa na yan. Yan, ganito yung itsura niyan. Ito, hindi ko nilagyan ng back converter. Kasi, minadali ko lang nga yung video na ito. Yan yung 1.2 niyan. Yung 5 volts na yan, ito, na-in sa kanya, na dapat na 1.2 yung coil na yan. Nag-in yan dito. Dito yan nag-in. Yung 5 volts na yon, ito. Yun, nakita nyo 5 volts? Yun. Yung IC na yan, 3.3 din yung nakasulat dyan. Yan. Kita ba? Yan ang 5 volts in niya. Yun, 5 volts in. 5.179. At yung output niyan, 3.3 ito. Yan, 3.3. Ito ba? Yung 3.3 ang out niyan. Ito magkaparehas lang ng IC. Ito, at saka ito, yung mga ganitong uri ng IC. Tingnan niyo yung nakasulat dyan sa IC na yan. Ito, 33. Ay, wait lang, zoom natin. Yan yun o, oh, yung 5 volts yung tinanggal natin na IC, 1.2 dapat supply yan kasi ito ginamit ko sa ibang circuit board. Tapos nagpasok siya ng 5 volts in. Itong 33 na to, ito yung palatandaan ng kanyang voltahe na output ito. Kaya dito na tayo nagtrace or dito, pwede sa gitna. Yan 3.3, kailangan hindi bagsak yan. Kapag bagsak yan, sira itong IC na yan, kailangan buo yan. Yung 1.2 na ito, dapat buo rin yung IC na yan. Hindi kailangan mawala yung voltahe na ito. Kailangan parihas dapat yan, walang bumagsak yan. Once na may bumagsak na voltahe dito, yung circuit board, itong ating system core IC, hindi po yung gagana. Magkakaroon na siya ng standby na red, pero hindi gagana. Kapag merong bagsak na voltahe, okay? So, ayan mga ka-DIY, no? Sundan ulit natin yung 5 volts. Yon. Sundan natin yan, nag-out siya ng 3.3. Mag-i-in yung 3.3 dito sa memory. Tandaan nyo mga ka-DIY, itong memory na ito, laging kadikit niyan ang ating system core IC. Ating system, magkadikit yan ang memory na ito. Ito yung mga madali ang pagtira. Mamaya, pa-explain ko na lang. Okay?
So yung nag-in dyan, yung 3.3 na out, magsusupply yung 3.3 dito. Okay? So dito rin yan napunta yung 3.3 na yon sa dalawa. Mag-out yan dito ng 3.3 at saka 3.2 sa kabila. Dito sa memory na ito. Okay? So ito na yon. Yung ano na yan? 3.3 natin na IC, na regulator IC din. Ito na yon. So ilawa natin. Ito na yun siya. 3.3. Kanina, yung 5 volts in. 5 volts in at saka 3.3. Ayan, 3.3 yan. 3.3. Tapos pumunta yun dito sa paan ng IC. Ayan ang memory ito. Sa pin 1 at pin 2, tingnan nyo lang doon sa diagram. Yan o. Oh. Yan, 3.3 yan. Okay. 3.3. Tapos dito sa kabila, lag-in din yan. Dalawang input ng 3.3. Ayan o. 3.3 input. Okay, dito sa kabila nyan, 3.3 din yan. Ayan o. Standby. Ayan, 3.3. Okay. So, 3.3 din yan. Okay. 3.2. Yan. Ito, ang 3.3 na yan, itong memory, magkadikit palagi sila yan. Ito. Okay? So, ito yung supply sa lahat na. Ito yung nagpapagana o ito na yung nagmamanage sa brightness. Yan, volume. Ito na yan siya. Yung tagapag-process sa lahat-lahat. Yan. So, dapat kompleto yung supply na dito na 3.3. Na pumasok dito sa ating memory. Ito. Ayan, 3.3. Dalawa. Okay. Isa. Dalawa. Yun, 3.3 yan. At saka, standby na 3.3 din dito. Ayan, 3.3. Okay. So, sunod natin yung ito, yung 12 volts out na dumaan ng nagsiswitch dito sa ating LVDS. Ito, LVDS connector. LVDS socket. Meron niyang isang transistor dyan na switching. Na kapag merong 12 volts out dito, may 12 volts dito lumalabas sa secondary. Tapos wala siyang 12 volts dito. Samantalang pinawear on muna sa remote. At hindi nagkaroon ng 12 volts dyan. Ibig sabihin, sira itong switching transistor. Pwede ka maghanap ng mga switching din na kagaya nito. Okay, ito yan. Ituturo natin. Ito.